video, kasama ulit natin si Ate Ivy. Hello. Ang topic natin, ang topic po natin ngayon is about paano nga ba mag-umpisa bilang YouTuber. And then paano ito ma-monetize? So lahat no, sasagutin niya Ate Ivy. Eventually. What's up mga kalachera at kalapachera? Welcome back to our YouTube channel. My name is Aldrin. And I'm Dalen. Kung bago ka lang dito, mag-subscribe ka na at pindutin mo pa ang notification bell button para maging updated ka sa susunod namin mga videos. For today's video, kasama ulit natin si Ate Ivy. Ang topic po natin ngayon is about ano nga ba mag-umpisa bilang YouTuber? And then, paano ito ma-monetize? So, lahat noon ay sasagutin ni Ate Ivy. So, magpakilala ka muna, Ivy. Hello guys! Ako po pala si Ivy. Ang pangalan ng aking channel is Poison Ivy Jane. So, i-link na lang nila. Description down below yung channel ko. So, nagbablog po ako about Japan. All about Japan, housekeeper in Japan. Travel in Japan. So, this is my favorite song. Yes! So, umpisa ka na natin? Yeah! Tama! Unang tanong, Ate Ivy. Paano mag-umpisa mag-YouTube? Ano ka? Paano nga ba mag-umpisa? Well, unang tip ko sa inyo, mag-isip muna kayo. Punta kayo sa ano, sa tahimik na lugar. Tahimik na lugar. Tapos mag-isip muna kayo. Pag-isipan niyo mabuti kung ano yung content na gagawin niyo. Importante kasi talaga ang content. Kung tarawin niyo yung sarili niyo, ano ba yung hobby niyo? Ano ba yung gusto niyo gawin sa buhay niyo? No? Ano ba gusto niyo? Ano yung gusto niyo ipakita sa mga tao? Kung talented ka ba? Kung gusto mo sumayaw, kumanta, may talent ka ganun, gawin mo. Tapos kung ano, motivational, ganun, or inspirational, ganun. Gagawin mo. Pag-iisipan mo muna talaga mag-stick. Ngayon, nakapag-isip ka na. Siyempre, gumawa ka na ng Gmail account. May action na agad. Action na muna. Gumawa ka ng Gmail account. Pagtapos, mag-sign up ka na agad sa YouTube. So, meron ka na. Nakapagsimula ka na, di ba? Ngayon, mag-film ka na. At simulan mo na ako ngayon. Ngayon na! Ngayon na. Action ka na. Pag napanood mo to, gawa na mamaya. Pangalawang question. Ano ang mga advice mo sa mga gustong mag-YouTube pero hindi pa nakakapag-umpisa? Advice ko lang po sa inyo, no? Kung pa kayo nag-umpisa. Pasimulan nyo na ngayon. Kailan ba kayo magsisimula? Mamaya? Bukas? Ang dami. Ang dami mamaya tsaka bukas eh. Simulan mo ngayon. Ano bang ginagawa mo ngayon? Wala, nanonood ka sa amin, syempre, di ba? Tapos mo manonood dito sa amin, gumawa ka na agad ng YouTube sa amin. Kailan mo pa ba sisimulan yan? Hindi mo kailangan ng SMR, hindi mo kailangan ng mga kung anong anik dyan, cellphone lang. Tulang mo, ganun ka lang po, magsalita ka lang. Yun lang ang gagawin mo. Simula ka na ngayon, huwag na mamaya at saka bukas. Huwag na magpaligoy-ligoy pa, simulan mo na. Ayun, maganda na sagot ni Ate Ivy. Ito yung pangalawang tanong natin, Ate Ivy. Paano ma-monetize sa YouTube? Paano nga ba ma-monetize sa YouTube? Bali si YouTube kasi meron siyang dalawang requirements. Inyong lucky number na tinatawag nila. Una, kailangan mong ma-hit yung 1,000 subscribers. Kailangan yun. Yun yung first requirements niya. Pangalawang requirements niya, dapat meron kang 4,000 watch hour yun ang views. Yung minute, yung views, 4,000 hours. Pag na tapos mo na yung dalawang
requirements na yun, yun, bad ka na kayo. Wow! Like na. So, may work ka ng ads, kikita ka. Ayun. So, pang-apat na tayo, no? Pang-apat na question. Mahirap ba ang maging YouTuber? Ay, oo, mahirap ba? Mahirap. Kausap mo sarili mo, tsaka cellphone mo. Hindi ka pa, lalo na pag may maraming na nakatingin, sabihin sa'yo, load mo itong tao ko, kausap yung cellphone. Mahirap kaya nun. Mahirap ka niya. Walang sasagot, di ba? Paano ka mag-iisip ng ano, sasabihin mo? Di ba? Hirap. Mahirap, sobrang hirap. Pero pag habit siya, walang mahirap. At walang imposible. Tsaka masaya ka sa ginagawa mo. Masaya ka sa ginagawa mo. Tsaka, itong pag-vlog na to, memories mo. Lalo na, hindi tayo permanente sa isang lugar. Maari kami, umuwi din. After 3 years namin dito, umuwi kami. At least may baon kami. Memories mo. Yun. Ang ganda na sagot niya ata, Ivy. Tungo tayo sa panglimang katanungan. Totoo bang may sahod sa YouTube at magkano ang sahod? Ay, oo! Totoo yun! Totoo yun yung may sahod kasi sa pag, ayun na, monetize ka na nga sa YouTube. Siyempre, may ads na napapasok sa'yo. Yung ads na yun, yun yung sahod mo. Hindi po nag-base si YouTube sa likes, sa subscribers, nag-release po siya sa views. Doon, pumapasok yung sahod mo sa ads. So, magkano ba ang mga sahod ko? Basically, na sahod ko, laki naman! Laki ah! Dollar kasi $259 kung yung nagkakamali. Sa ano po? Sa peso. Kano ba yun? Nasa 11,000. I-compute lang natin. Check natin. Sige nga. 7,000 siguro. 259 lang nagkakamali. 259 times natin ang 40. 12,600. Yun, monthly. Yung masama sa ocho ng 12,600. Diba? Laki na nyo! Kasi dagdag-kita na yun. Nag-enjoy ka pa sa... Nag-enjoy ka pa, tapos may memories ka pa. Saan ka pa? Bonus na lang din yun. Bonus na lang din yun. Kasi yung hilig mo din, tapos yung mga travel mo. Diba? Nadodocument mo. So talagang extra lang talaga yun. Tsaka advice ko lang, huwag niyo masyado isipin yun. Sobrin niya sa... Hindi siya masyadong malaki talaga. Lalo na pag small YouTuber pa lang. Mali talaga siya. Ang gawin niya talaga, enjoy lang. Enjoy lang. Pag-fear niyo. Isipin yung sahod. Importante nga. Yes. Ayun, dapat tayo sa question number 6. Gano'ng katagal nga ba ma-monetize sa YouTube? Ayun, based on my experience, na-monetize ko ako sa YouTube 5 months. 5 months ko nakuha yung 1K subscribers and 4,000 hours. So, ganun siya katagal. Actually, 2 times a week ako before nag-upload ng video. So, kailangan mag-upload lang kayo na mag-upload. Kasi ang hirap kunin yung 4,000 hours watching time. Sobrang hirap talaga. So, yun, 5 months na upload ng upload. Weekly, 2 times a week ako nag-upload dati. Ngayon, at sa week na lang. Ano kaya yung, dagdag question lang, ano kaya yung magandang content na mapapansin talaga ng tao? Tingin mo? Magandang content? Kasi lahat naman ang content maganda. Kunwari sa akin. For example sa akin, housekeeper, ganun. Yun yung naging content ko. Kasi yun talaga yung gusto kong i-share sa mga tao. Tapos, kailangan dagdagan mo siya ng informative. Tapos, dapat maging joker ka, gano'n? Kahit hindi ka naman hindi ko joker. Parang entertain sila. So yun, lahat naman. Okay, content. Siguro yung isa-search ng mga tao. Kanyari, yung gamot sa girls' school, mga gano'n. Oo,
ano, dapat... Paano mag-apply sa ganito? Oo. Ah, dapat yung, ano, yung title mo dapat as much as possible like English para madali siyang mahanap. Ayun na, yung ganun, ano, dapat English. Tsaka yung thumbnail, no? Para pang akin talaga. Oo, pang akin, ang laking pulong ng thumbnail. Thumbnail talaga. Gawa na kayo, guys, ha? Sana may natutunan kayo at kung paano ang proseso ng pag-YouTube. Sa pamamagitan ni Ate Ivy, nagkaroon tayo ng idea dahil na-monetize na siya at congratulate naman natin siya kasi 10,000 subscribers na siya! Galing-galing! Kaya din natin yan dahil nakaya ni Ate Ivy. Kaya niya din. So, dito na po namin tatapusin ang aming video. Sana may natutunan kayo at marami kayong napulot na idea sa pagiging YouTuber. So, yun na nga guys. Bye-bye!